gaya ng kanilang kapangalang mga piloto, sumugod sila ng walang patumangga sa larangan ng musika. At gaya ng kapangalan nilang vodka drink, matapang ang kanilang dating. Pero walang sabit. Mga bayaw, ang bandang Kamikaze. Papansin ko, parang ako lang yata yung walang marka dito. Jun, may tattoo ka ba, Jun? Mahiya ko pakita eh. Pakita mo na ito eh. Sabi mo, wrong grammar eh. Pakasti-kastila ka pa kasi. Okay, mga bayaw, andito tayo ngayon sa 55 Tinta. Kasama natin ang bandang. Sabihin lang natin, ako pinalad na nakita kong nagsimula, nagdalaga, at ngayon ay namumulaklak na sa tagumpay. Ang bandang Kamikaze. Ayan. Nagdalaga eh. Una-una lahat, cheers natin sa pamamagitan ng isang iced tea. Inuman na ng iced tea. Sa kainit. Para mainit ang pagkakaibigan. Okay, kasama natin si Jay, si Boards, si Jomal, si Led, at si... Bakit puto pare? Secret. Hindi nga. Herbert ka, ano? Oo. Yung gano'n. Sumot din ako sa kabilang court ng kalaban. Ayaw, gano'n. Parang bagay ba si Jun sa Kamikaze? Oo, naman. Parang may mali sa ano mo, Ejo. Pansin ko lang. Parang mag-shota kami, parang sila ka pula. Busy-busy banda ngayon, ang tanong dito, bakit Kamikaze pangalan nyo? Kamikaze cornflakes natin talaga, di ba? Yung una talaga, boy band. Tapos, pangalan, boy band? Tapos seryoso eh. Tapos nung the next week may gig, hindi tayo bagong pangalan. Sulat lang kami sa yellow paper ng mga pangalan eh. Tapos, butuan, may Metallica na kasi nun, kaya di namin napili Metallica. Yung site A naman, meron na din. Yung site A, di namin sila kaya. Salakas sa atin yun, tsaka... Kasi din yung sa'yo tanong mo, kung bakit kami kasi. Wala, wala walang meaning yun. Basta... Masarap nung iced tea mo. Ay, talaga. Hindi ba yan? Galing yun sa mga... regla ng diwata sa Romblo. Formed kayo year 2000, mga ganun, ano? 2012 na ngayon. Noon, kayo yung mga bata. Sila yung mga bata dati. Ngayon, pare, kayo na yung mga senior. Anong pakiramdam ng ganun? Matanda. Nagkakagout na. Anong stage yung nasabi na parang tanda na pala tayo ah. Una kasi nga pag ganun, pag may mga tugtugan dati, di ba? Pag sa UP, pag sa kabayan, alumni, yung bandrum sa likod, pag pumunta ka, talaga nakikita mo talaga yung mga senior talaga ng mga kuya, mga... Senior na yan, you know? Eh, senior talaga. Sabi na, hindi ko sign up tapos kayo mga tapos. Ngayon, tapos nung... ngayon, pag dumadating kami, tawag sa amin, kuya, kaya, tito. Tito, pag ilan po kayo? Ang sakit, no? Ang sakit. Kala mo, okay, naintindihan mo pala yung mga matatanda pag wag mo na akong itito, wag mo na akong isero, wag mo na akong itito. Okay? May point pala sila, no? Aabot ka pala sa ganun. Gumagalang lang pala. Hindi, masakit pa rin, eh. Parang gumagalang na binabastos ka. Oo, oh, di ba? Lalo na pag babae. Depende siguro sa intention mo. Wag mo na ako isero. Wag mo na ako isero. Well, hindi biro ang 12 years ha, sa isang banda. Yung mga mag-aasawa nga, di umaabot ng limang taon. Ano sa tingin nyo yung ano, bakit solid pa rin? Dami ibang banda, parang 3 years lang, putok na putok, pero naghihiwalay. Siguro din, nadaanan na rin namin yung mga... Nagsuntukan na kayo? Nagsuntukan na, actually, sa bakla ko. Dali mayabang ako dati. Madami na rin pinagdaanan. Tsaka din sa gabay din ng mga kuya namin, ng parokya, ng keso dati. Pag nakikita yung mayabang ka, pwede ka huwag ka nang ganyan, mayabang ko. Siguro sa ako lang din kami, di ba? Pare-pareho talaga yung trip din namin. Tapos nakita din namin na ito din yung pangbuhay namin sa pamilya namin. Wala naman kami ibang trabaho. So kailangan talaga din namin alagaan. Hindi ba nagtutula ka ng drugs? Ay, hindi. Ano bang drugs siya sabi mo? hindi. Acetone lang ang tinitira ka. Si Jun, diet abs. Teka. Ano yung pakiramdam na nagpe-perform sa mga variety shows? Iba ba yung dynamics sa ganun? At na-enjoy nyo ba yung ganun? Kasi parang pag tumutugtog naman, hindi na namin iniisip. Kahit saan kami isa, baka team kami. Kung paano kami mag-perform ng live sa
sa fiesta, sa commission, oh, saan man. Parang pag ganun din, pagka, parang usapan na rin namin yun. Mm-hmm. Dati, ayaw din namin pagtutugtog sa mga TV na... Ayaw may mga jumadjang. Oo, oh, mga talas din sa kumagod. Sinong pinaka nakakairitang jumam sa inyo? Wala. Plastic! Meron ibang mga, ano, nakakainis, parang... Hindi naman sa ding-dong. Parang kasi... Hindi inensayo. Kasi ding-dong ba? Hindi si ding-dong yung basa nakasama. Si Gabby Eigenman ba yan? Hindi. Babae ba yun? Makbae. Nung nakapag-America kami ng unats, unaya talaga namin tumutugtog sa magano. Nakapag-America kami, yung mga Pilipino doon. Wow, America. I was in the... Nakapunta na si Jane Lampard. I'm in the deep end. Nung nakapag-America ako, yung nakita namin yung mga Pilipino sa ibang bansa, doon sila nakatutok sa Pilipino Channel. Okay. So, para magka-demand ka rin doon, kailangan mong gawin yun. So, yun nga, sabi nga ni Burks, kung ano naman yung ginagawa namin sa kahit anong stage yung tinuputugan namin, gano'n naman yung ginagawa namin. Never naman kami nagpapogi ng damit, never naman kami nagpa-block ng kilay. Block ng kilay? So, pag may job, minsan, nirekstorin namin, ayaw namin, unless isang Gary V, nagulat kami kasi nakita namin mali yung lyrics sa Lillibur. Pero siya, alam niya yung lyrics sa Lillibur. Nakatawain ko, nakakatawa ng puso na sinabi nga doon, 3 days before, talaga kinakanta niya na kinakanta. Para alam niya yung kanta. Inayop. Sa amin, masarap sa amin. Gary V yun. Yun ang pro. Anong kanta yun? Chinelas? Gary V. Oh my God! God help us! Oh my God! Sinasayawan niya rin ang mga maganda. Nakakatuwa kasi sinusubukan niya sabayan yung acoustic lang eh. Tumayo ako, tatayo din siya. Nung pumapak ako sa ganito, parang di yata medyo sa kanila yun eh. Naapak sa so, gumawa. Pero ginawa din niya, di ba? Dupo lang siya. Alam niya, yung moves niya na. Pinaka-the best na naka-jam namin na hindi namin na-imagine nung bata kami. Pakikita lang namin yung sumasayaw sa bagets eh. Grabe, no? Magandang gabi mga bayaw. Nandito tayo sa pinakabago nating segment, ang ginagamitang kalusugang pambayaw. Sarap nito ah. Pabata ito. Mga bayaw ha. Sama natin ngayon ang pinakamabait nating hipag na si hipag nurse, si Miss Abilene. Okay, Miss Abilene, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po. Ano pong maitutulong kami sa'yo? Mukhang mali po ata ang napili nating pagkain ngayon na kuya, daddy. Sarap kaya yan. Yan ang mga kinakain ng mga tunay na bayaw. Kaso, nakakataas yan ng kolesterol eh. Ganun? Opo. Masarap pero pwedeng nakakamatay. Nakakamatay? Opo. Yan ka lang pwede namin gawin. Parang tinatakot mo kami dyan. Mas mainam po kung yung mga prutas o gulay ang kainin. Hindi naman pang tunay na bayaw yun eh. Hindi naman po doon nasusukot eh. Pero ano po bang nararamdaman nila? Parang sumasakit yung bato ko, Miss Abilene. Ganun din sa akin. Ako, tamang-tama po. May dala akong pang BP. Makuhanan nga. Okay. Anak, ikaw muna. Paano ba magkuha ng BP? Kailangan niya ng BP aparatus at saka stethoscope. Tapos, lalagay lang po sa kanang braso. Ilalagay dyan? Opo. Kasi dito po yung pulso natin. Alilitang litra. Naku! Sinasabi ko na, kuya. Kuya, masyadong mataas eh. Kano po siya? 140-100. 140-100? Ito ko! Baka dahil sa kinain nyo. Sabi ko sa inyo, huwag nyo kakainin na kaya ako. Okay, sukatin naman natin siya. Miss Abilene, curious ako dyan sa ginagamit mo. No? Ano pong tawag dito? Ito po ay BP aparato. So, ano yung sabihin ng BP? BP. Blood pressure. Blood pressure, opo. So, ito, ano naman to? Yung pang-determine kung ano po yung pang-kuha sa BP. Dalawang tunog po ang maririnig natin. Ano po yung unang tunog? Diastolic po. Parehas lang po siya ng tunog. Ang makikita lang po natin is yung pag-click. Pag-click lang, o. Ganun lang. Okay. Ano po ba yung mga dapat namin iwasang pagkain para hindi kami ma-high blood? Ito. Tama, dito. Yan nga po. O, dito. Picharon, mga matatabang pagkain. Matatabang pagkain. Alak. Yun, numero uno, pag paninig. Ba, tetago pa. Paninigarilyo okay, po. Paninigarilyo. Ayan, yan. Nakataas din po ng bawal. At saka ba nakaka-turn off yan sa, kunyari, kung gusto ko manligaw ng mga RN, mga registered nurse, kasagutin mo ba ako? Dapat wala mo ng bisyo. Walang bisyo? Ano, di lagi kita nga alagaan, kuya. Ayaw mo mag-alaga habang buhay, ha? Hindi naman. Siyempre, dapat yung
tama lang in moderation. Okay. Ah, ayan mga bayaw, ah. Kasama natin ngayon si Miss Abilene. Isang edisyon na naman ng Kalusugang Pangbayaw. Sana may natutunan kayo sa aming ginagawa ngayon. Miss Abilene, ano pong resulta? Eh, kuya, mas baba pa yung kanya. Normal mas mababa sa kanya. Normal. Oo, 120 over 80. Kita-kita ko. Kakain tayo nito. Pwede pa, pwede pa. Bawal. Kami lang. Nakubuhay lang si inay. Sana ganito. Jomal, ano pakiramdam pare pag kita mo yung Darna na kinakanta sa video ko eh? Ay, sorry. Nakaka-flatter eh. Kasi parang minsan tayo mga Pilipino mahilig tayo kumanta eh. Kahit kami eh. Pag ako eh, pag nakikita ko, ayos na dito yung mga kanta namin. Nakakatuwa. Sabihin talagang, kilala, di ba? yun! Okay, itama yung kanta mo doon, ayos na! Ano mga pinapakinggan nyo ngayon sa isa? Ikaw? Balik sa Luma, E-Heads yan. Si ano kayo? Luma, sakit naman nun? Tingin mo naman, bago pa kayo. Sinawa mo kami nga, sabi mo mo, mas tumapakay sa akin. Don Garden. Luma, Luma. Queen. Ito, para pinapakita ko ito. Yan naman. Pag-usapan natin mga mga. Ganda ng outfit, eh. Paano napasok siya na Britney Spears? Paano nangyari yun? Kasi nung simula kami, wala naman kami talagang original na kanta. Nagmula kami para sa Fresh Meat sa FA. FA. So, nag-isip lang kami ng i-cover. Sobrang sikat nung talaga. Putok talaga. Oo, una kong nakita ito, nakasabit sa estribo sa ano eh. Sino to? Hayop to ah. Hindi, una kong kita sa kanila dyan, alam ko, putok tong bahay. Kaya putok tong bahay. Naalala ko yun, yung una yung UP Fair yata, magkasunod tayo. Tapos galit na galit ka kasi may bato sa stage, may shorts na may tae. Pag nakikita ko sa tiyan, pinapato naman ang drop, parang tingnan ko shorts na may tae. Tae talaga. May tae talaga. Wala namang ganyan. Naniniwala ba kayo sa saying na you get mellower with age? Puro love songs ang laman, no? Sa bagay kasi romantiko, di ba? Ay, siguro kasi sinubukan namin gumawa ng album na may theme eh. So, puro love songs na siya. So, siguro kung hindi rin namin napag-isipan to, makakagawa pa rin tayo ng maingay eh. Tsaka pag naglalive pa rin, tutugin pa rin namin yung mga maingay namin. Tsaka live pa rin tutugin ang mga maingay. Anong reaksyon ng tao pag hindi nyo tinutugtog yung Darna? Parang sarap minsan magtugtog yun. Minsan nagreklamo na. Sa mga ganyan! Minsan dumating din na ayaw na namin eh. Tapos, umabot rin sa point na kahit sila ayaw na rin nila. Apat na album in 12 years, no? Relatively, medyo ano yan, ha? Medyo low output yan. Ano yung proseso ng banda pag nagsusulat, pag nagre-record? Pag yung songwriting talaga, kaming lima yung magkakasama. Kaya medyo matagal kasi nag-a-adjust kami sa schedule ng bawat isa. Pero pag sinabi namang may practice ngayon, no? May susulat tayo ngayon, pupunta naman lahat. Tapos matagal yung sarili-sarili input yan, gano'n? Hindi matapos na kahit na stanza lang. Basta may matapos na matapos. Sinong pinaka-OC sa banda pagdating sa recording? Hindi, dapat yan perfecto. Sino yung pinaka-leader? Sino yung parang gano'n? Ikaw yung leader? Mami. Si Mami Boards. Tama, kailangan mo isang gano'n sa banda. Kailangan ng leader. Yan yung unang napapalot. Ay, sorry. Sorry. Cut! Let's drink to that! Ako, di ba pwede magsilika lang kayo, makawala lang ang trabaho. Anong stage sa buhay ng banda na realize yung trabaho na to? Mga second year after lumabas nung Makarot na album. Kasi medyo na-burnout kami lahat. Parang sarili sa tumutugtog kami siguro mga 6 times a week. Tapos parang minsan yung ibang gabi, tatlong lipat. Tsaka yun nga, ang hirap din pag lalo ngayon, pag may mga anak, pag di mo nakikita yung mga pamilya, hindi nyo nakaka-ano. Pero ganun din eh, pag dalawang araw, tatlong araw kami tumutugtog. Tsaka kasi kami lima din, tropa din kami. So kung wala rin ito, Pero punk talaga yung influence talaga. Kasi may pagka-punk yung ano, di ba? Ibugan.
hindi rin namin kasi ma ano eh, hindi rin namin masabi na ganun eh. Parang kung ano yung lumabas, hindi namin siya kinakategorize as punk or metal or kung ano man. Parang basta kami, gagawa kami ng kanta, ganito. Ano yung unang album na binili nyo sa buong buhay nyo? Ultra Electro. Okay. Sepultura Chaos AD. Okay. Tandaan na ako nun. Vanilla Ice in Line. Panalo. Ako, ano, tribute sa, ano, na TV tinda. Oh. Ay, siyempre. Kaya ka, lit eh. Kaya pasunay din yung mga tape. Soundgarden. Soundgarden. Oo, ikaw, may trabaho na ako nun. Dati kasi ano eh. Nangihiram lang ako ng tape eh, kasi walang pambili. Ano yung pangit na gig para sa inyo? Maliban sa bayani yung bayad. Meron yung sinabihan si Jay na babarilin siya. Wala ko sa probinsya to, no? Ay, hindi. Sa Tamalila. Wala pa kaming album doon. Tapos, sinundan na showman na banda na tatlong babae matataba. Alam mo, mabasos sila. Pagkawa yung mga pangalan ng bar, Chicks of Black. Chicks of Black. Tutuwa talaga yung mga malasanggero kasi pili yung mga babaeng mataba na ano eh. Tapos kami ng Concrete Sam, ano lang talaga, hindi pa kami kilala. Nag-enjoy na daw, tutup namin yung head over yung cover namin, Start the Dragon. May mga taong sumasayaw kasi may nagbigay sa unang tissue na walang sulat. Bumaba na kayo. Bumaba mo kami, bakit yung iba ba? Kanta pa rin kami. Mamaya, after nung first song, nilapitan ng dalawang malaking lalaki yung may isang nag-stop sa lalaki. Alis yung lalaki. After nung second song, binigyan naman kami ng basang tissue na walang sulat. Pag hindi kayo bumaba, napapariling kita. Bumaba ka. Tinawag ko yung nag-comontak sa amin. Ano ko, babarilid ako. Hindi, okay lang yan. Okay na. Baduy lang ang baso, masakit yun. Tapos, ang nangyari, pinalabas nila yung lalaki. Umito na rin kami tumugtog. Pero sa amin, hindi rin bad gig yun kasi pagod na rin kami. Tapos, launch ng Toroke sa Freedom Park. Tapos, gabi din. Actually, sa amin, ang pangit na tugtog sa amin pag kami hindi masaya. Kasi, minsan kahit patay yung tao, kung masaya naman kami lima, naayos yun. Okay, minsan yung bad trip pag may nag-alabas. Yung parang yung last yung bagay natin, di ba? Yung tayo ata yun, yung may nagsaksakan dyan. Yung muna dyan. Parang lapo lang. May nagsaksakan ba nun? Yung bigger tsaka bagay din yung bagay. Yung bagay, oo. Nagsaksakan. Yeah. Ganun, nagulat ako sa'yo. Napawis ako yan. Ano yung pinagawa nyo? Eh, nahihirapan kami gumawa ng torta eh. Torta? Oo. Sardinas? Torta? Oo. Ay, mga kayo eh. Oo. Ang dali-dali yung gumawa niyan. Ganito lang yan. Oy, sandali lang. Oh, mga bayaw. Andito pala sila sa mga bayaw. Oh, mga bayaw. Andito pala sila. Tuturuan ko sila kung paano gumawa ng tortang. Okay, isang edisyon na naman to ng Pulutang Wasak Special o Puwe. Okay. Tatay, paano gumawa ng tortang? Ano kailangan natin? Sardinas. Ito, sibuyas. Gusto mo natin itong sardinas. Okay, sige. Ito, titirahin ko na to. Babatihin. Babatihin. Okay. Pakita mo sa kanila paano magbati. Ito. Ganito lang yung pagbabati niyan. Okay. Ibaba mo yan. Ibaba mo yan. Parang ito okay. Umunya ako dito. Okay, tay. Tapos, anong gagawin natin? Lagi mo na mantika. Dapat ba ang mantika ay olive oil? Siyempre. Dahil mga sosyal tayo, di ba? Oo. Pamilya, mayaman yung pamilya natin, di ba? Ano nga tawag sa akin? Dad! Ilagay mo ngayon ang sibuyas. Tapos? Butter! Butter! Mayaman yung pamilya natin! Oo, tapos? Durugin yung sardinas? Sardinas. Kailangan ba durugin ito? Hindi naman. Kailangan durugin. Haluin din. Hindi natin asa na yan. May lasa na yan. May lasa na yan. Parang konti pa yung itlog natin. Parang itlog natin. Bango yan ah. Oo. Ano ginagawa nyo? Yan ang tinatawag na... Tortang... Huwag paggalawin. Paano magiging torta yan pag ginagalaw mo? Sabi mo eh. Kayaan mo lang siya magganyan. May asin na ba yan? May lasa na raw eh. Sabi ni... Asinan mo yan. Daddy Jim, mas magaling pa sa'yo ito eh. Paminta, konti paminta. May konting ilan sa'yo. Kailangan ng paminta niya. Pag-sarad natin yan. Doon lang makapal. Nagkaroon na nga natin. Hindi gawin na lang natin yung ano? Scrambled na lang. Scrambled na!
Pwede na rin yan. Oo. O, mga bayo, ha? Ayan ang paggawa ng scrambled na... Tanga! Kaya, ipipin natin. Isang tip kung paano hindi gumawa ng tortang tanga. Ayan. Tortang tanga naging scrambled na... Tanga! Ayan, mga bayo, ha? Dito lang yan sa Pulutang Wasak Espesyal o... Pwede! Jay, ang daming mga rumors na lumilipad na lilink ka sa kung sino-sino mga celebrities. I wish! Ikaw ba minsan eh, nakalimot ka sa iyong... Kila chocolate. Diyan lamis! Ikaw ba minsan na nakalimot ka sa iyong mga sinumpaan sa harap ng batas at sa harap ng Diyos? Minsan eh... Shot, Mami Jay. Wala, bali-balita lang. Sana ako yun, eh. Talaga? Tsaka ano, matagal ko siyang housemate, eh. Parang mga ilang taon ko. Apat din tayo, kapat na taon tayo mag-housemate. Hindi totoo yun. Ay, ako talaga yung pagbabago niya. Sa kulta. Talaga mo niya, ayos talaga sa... Parang rabbit! Parang rabbit lang. Pero yung nag-promise siya kay God, tsaka sa gobyerno natin, bago siya. Sa sementeryo kayo nasa yun. Oo, paglilibing. Pagbabaon. Binaon ko muna yung banana boat ko. Wala mo ng biyahe. Sorry mga girls. Biyahe. Nakabaon na ang kala. Sinasabi nga nila yung dati binabalita na pag may banda, maraming babae. Sa mga poging banda lang yun. Lagi namin inahanap yung ganun. Sino na ba eh? Pagsagig namin, panay na lang yung mga siraulit. Ano, mga kumakain ng bakal. No? Oh, mga Idol! Manood kami ng mga gig. Parang mga Amazona, no? Si Jerry Park nag-tweet kahapon, mas gusto niya yung mga may musikero at saka may banda. Iyan. Palapak. Ayun, no? Palapak! Jerry Park! Jerry Park! Follow kita! Jerry Park! Ahuli na ang banana boat! Isang bumiyay! So, John, di pa pala yun? Parang graduating pa lang siya. Kasi parang Tchaikovsky yung tweet eh. Parang ganun mo nga eh. Ay! Mampira yun. Mampira. Dito sa tao. Led, kamusta ka na? Yung mga nature. Alam ko lang kung saan ka patuloy eh. Wala na magtanong, John? Ha? Wala na magtanong. Eh, nalungkot ba kayo nung... Nasa na. Oo naman, grabe. Basta ano nangyari? Ano yung tema nun? No? Nahiyak ako sa ano nun. Kanin at lungkot. May kanin doon? May kanin mo nalang. Paano? Ano lang, hindi. Kakasama kami nun nung nandun to sa ano eh. Ah, okay. Oh. Hindi naman sila makamalungkot. Kasi Ned, andun. Isa yun sa pinakamalungkot na nangyari sa atin. May mga booking pa ni Kenon kay Tolasha. Paano yun? Oo, tumuloy. Oo, tuloy. Sa pinatapos actually nun, sabi sa amin, basta... Basta kaya kami din, nung nakita nyo kami, ayos lang kami. Kasi ang usapan talaga nun, huwag pag-uusapan. Paano matapos na kagad. Para din sa kanya na makabalik agad. So that time nung nangyari yun, na-detain siya dun. Lumalabas kami lang. Kami-kami lang nakikita kami kung saan sa tatawa pa. Para huwag na lang din kumalat. Para sa pamilya nila. Hirap kasi parang... Kasi naman, natatawagan ko sila. Doon siya nagpasko, nag-New Year. Birthday niya, daddy niya, kasal ko. Ilang umabot ang ilang months? Oh, 56 days, almost 2 months. Almost 2 months, bigat din yun, ano? Parang ano lang siya, military, ano, camp. Kumusta yung puwet batol? Malinis na malinis! Nakakatungan! Nakakil ka niya sa amin, kahit natutulog siya, mayroon siyang ball pen. Kasi kung bigal ka pa sa kanya nun, makukulong ka. Mamamatay muna siya. Mapatay niya muna bago matikman ang puwet niya. Bago ko dali dun, yun, iniisip ko. Hindi ako magagahasa dito. Magugulpe. Okay lang ako magulpe, di ba? Magagahasa. Then, nung binibigyan yung mga gamit, pinayagan ako magdala ng ballpen. Okay to, sige. Mga tatlong araw kami, kailangan may ballpen ako. Pero okay, nasawa naman ng Diyos. Wala naman nangyari masama. Paano ba na-settle yun? Ano lang? Ano, para sa nerve ko yung parusa para. Kami lang yan. Hindi ka pinalo. Hindi, wala. Wala na ating ko. Hindi ba Singapore yun? Kinurot-kurot lang. Ito talaga. Next time, ha? Huwag mo na ulitin yan. Pero konti lang naman yun, di ba? Hindi naman ganun ka... Ano? Ganito? Wablong! Parang nagtaktaka lang na si Garillo. Tumatawag yun, isang araw na tumawag. Dapat kasi may pambasahin sa kanya yung ano niya, kung ano mangyayari.
may namatay na sheep. So biglang next month na ulit yung basa. Ay nako. Tumawag niya sa akin, nilalansya ko sa kapit. Sabayan niya yung maraming mga... Hello, kamusta? Chong, wala na. Gusto ko lang marinig boses niyo. Ah, ganyan. Hindi na ako nakakakain. Nakakalungkot sa kami talaga. Hindi, walang minutong di mo iisipin. Sige, sige, sulitin mo na. Ano sa mga, sino ka sa may kasama ka bang Briton? Sabi mo, oh my God, tatlong ka. Oh my God, oh my God. Ito rin yung experience eh. Isa rin yun sa nagpatibay sa amin, tsaka natuto kami yung pag-ilis ang mga. Pero nagpapaano, nagpapa-audition na kayo nun, di ba? Hindi nyo na yun. Alam lang niya. Actually, ngayon, may mga tuktok kayo nun, di ba, pinakancel. Sinubukan muna namin una, tumugtog kami apat. Tapos hindi namin kaya. Ang hirap. Kung hindi kulang talaga, kinuha namin si Choco Abeo, yung taga-Concrete Sound dati, na mag-session sa amin. Tapos iba tiga, tinamdan namin. Tapos time din na ngayon, recording ng Long Time Noisy. Actually, yung Alay na kanta na na-record namin. Tapos sinasabi nga ni Eric, yung producer namin, na feel na feel niyo yung kanta kasi yun yung time na nandun pa siya. Tapos talagang dasal-dasal kami talaga. Parang inaalay niyo sila sa mga Arabo. Parang oh. Exacto. Nagwento ko lang, kanina din eh, pagkagising ko. Nanaginip ako na sobra, sama pa. Nagkaginip ako, panaginip ako yun, di ba? Oo, man. So, napatik sa sagot. Napatik sa bad dream. Ganun na naman. Panaginip ko. Parang alarm and scandal lang parang. Tapos umuli sa mga Arabo daw. So, ganun na parang na ginagawa ako naman dito. Kasi sa'yo, dito ka na naman. Dito ka na naman. Dito ka na naman, my friend. Pero trauma ka talaga, no? Oo, pare. Nung umuwi ako, siguro, mga almost, pinapaano pa nila ako. Pa-therapy ka kaya. Wala nang problema yun. Sabi ko, hindi, mas okay kung naikukwento ko sa trauma. Para mas, para mas nakakwento ko lang din. Pagdating niya, the next day, may gig kami. Tapos tumugtog na siya. Tapos, sa atin Leo pa. Kasabay tayo na. Pagdating niya, hindi siya mapapasok sa bandyo. Kasi nagdunin yung mga tropa. Parang sa labas, nasa labas. Oo, di ako makakit. Sabi ko, sa baba na. Well, yakapin na lang kita. Oo, hindi na ka nagtanong, yakap na lang. Hi, I'm Munggo. Welcome to the Munggo Experiment. Mga bayaw, this is a help. Napakaraming pwedeng ikarga sa truck na to. Kahit SUV mo, kasya rito. Papasok ako sa trabaho ko para mag-opisina. Ang boss ko, subukan natin patakbuhin to. Meron siyang radyo, rear view mirror, at meron din siyang rosaryo. Marami siyang pwedeng mailagay dito. Tatlong hipag mo, kasya rito. Kung ang mga sports car may top down, eto naman, may throw down. Mga bayaw, eto ang pinaka-importanteng accessories sa ELF na to. Air freshener. Pag narinig nyo to, para lang kayo bumili ng ice cream. Tandaan nyo mga bayaw, wag na wag nyong minamalit ang truck na to dahil ito nag-ahakot ng mga basura nyo. Hi, I'm Munggo. This is the Munggo Experiment. Yung OPM o si Ogie Alcacid recently naglabas ng website yung parang doon eh, online na yung bilihan eh. So tingin niyo ba, it's the end of the world? Actually, pinilit na lang namin to eh. Ayaw na ka rin kami sanang gawan physical album. Kami na lang na, sige, last na kasi sa ating mga lumang tao. Amoy mo yung bagong sleeves. Yeah. Iba yan eh. Malamang yung next album na kami nila magkaka-print sa UP Shopping Center. Para lang kami may pero hirap nun, parang hindi mo nahahawakan yung pinapakinggan yung music. No? Wala na rin kasi yung mga label, hindi na talaga nila... Wala ko. Hindi na nilang kikitain sa gala. Hindi na rin pinaglalasan. May embed silang hindi na... Ano yung opinion nyo sa... Ginawang panukala ng Miss Universe na payagan na yung mga transgender
na sumali. Labo na, man. Dapat gawin nilang Mr. Universe. Mr. or Miss. At di gumawa ng sarili nila. Oo. Oh, laking against that. Iwalay na lang. Wala naman kami against Miss Gay Universe. No? Oo. Oh. Kaya sana, no? Hindi parang alam mo naman. Tapos, hindi mo alam. Ano ka bobo. Hindi mo tayo discriminating. Anong gagawin nyo, kunyari, nalaman nyo, sa tinagal-tagal ng pagsasama, isang membro nyo pala ay, Nako. Mahirap yata yan, Lord. Mahirap yan. Parang... Mahirap yan, pare. Ako, hindi ko alam. Mahirap kayo tol, ha? Hindi ko talaga alam ko. Hindi ko talaga alam ko anong gagawin ko ba. Wala eh, no. Mas kung na wala namang ginagawa sa'yo na... Bakit? Magkabanta naman tayo, ah. Chocolate patch near. Baka masaktan pag may pinili kang isa, no? Yung mga bagong kanta ng Kamikaze, mature na talaga yung sound. Mas simple, mas melodic, pero andun yung craft ng songwriting. Paano mo madedescribe yung evolution ng tunog mula first album hanggang dito? Ano assessment niyo? Siguro pinakaiba lang talaga nitong huling album. May tema siya. So dati ginagawa na rin naman namin. Ang tema niya ay? Pag-ibig. Romantiko ka eh. 14 songs na nila. Puro tungkol sa pagmamahal. First time kasi namin gumawa ng may tema. Parang pansin ko, hindi na siya galit. Siguro since napag-usapan nga namin na susubukan namin gumawa ng may theme, na susubukan natin puro love songs. Kaya siguro hindi kami naglagay ng galit kasi meron kaming kinag-iisipan na ito yung susubukan natin maging sistema. Hindi, actually, kahit gumawa kayo ng, kahit may kanta kayo na parang medyo romantiko yung tema, pero galit pa rin eh. Singin ko yung Darna, kahit sabihin mo yung ganun melody ng Darna, may puot yun eh. Sa akin, may puot yun. Saan papunta, kunyari, 2 years from now, siguro feeling ko mga ganun na, 2 years from now, mag-record din ang bago material. Medyo saan napapunta yung tulog? Wala pa kaming plan ay kung ano yung sound na gusto namin na mapuot sa next album. Kasi ngayon parang, ini-enjoy pa lang talaga namin yung fourth album namin. Siyempre, parang dapat sa bawat album na nilalabas yun, nag-evolve kayo, nag-grow kayo. Siyempre, mas iba dun sa fourth album. Bawat album din naman na ginagawa namin kasi kung yung mga nasulat na kanta, yun yung nararamdaman namin nung period na yun. So, hindi namin pinaplano kung time na ako, magsura tayo ng kanta. O ano yung dinadaanan ng banda yung time na yun, yun yung gagawin namin. Kung masaya pa rin kami, masaya lang yung lalabas. Kung may gusto din kaming galit, lalabas din yun. Ngayon lang kami nagkaroon ng batas na sana nga magawa namin yung labsong lang yung kanta. Actually, yung halfway ng ginagawa namin to, nagtanong na kami na, kaya ba rin tuloy ito na love song, ubus na tayo na tapos. Pero nung kalahati sabi ko, kasi kaya natin ito gawin, tapusin natin ito na panay love song lang. Kaya yun, air supply nga, puro love song. Ilang album. Ilang album yun, ilang hits pa rin. Papalit-palit ng kasawa yung mga Panguling tanong na lang, payo sa mga gustong magbanda? Ituloy nyo lang yan, mga sir, mga... Para showbiz, ha? Siya na talaga sumasagot ang ganyan tayo. Hindi ka na nalala puso. Hindi, sabihin natin, mahirap magbanda to. Huwag niya magawin yan. Mag-form na lang kayo ng dance group. Kung pag-ubanda ba, hanap buhay talaga siya. Pwede kang kumain. Ganun. Sa ngayon, sa na-experience namin yan, ganun. Kasi ito parang, ito na yung trabaho namin. Pero huwag mong simulan na yun. Yung iisipin. Pero mag-i-honest ka muna na parang gusto mo lang talaga. Dami-daming magaling na banda ngayon na hindi ko nakikita talaga. Sobrang mas magaling pa talaga sa mga banda ng sikat na sikat ngayon. Pero wala silang kinikita. Hindi nila pwedeng ipang-support sa pamilya. Gaya ng sabi ni Bords, pag nagsisimula kayo, huwag niyo iisipin agad na sisikat, ganyan. Maraming pera, ganyan. Mahalin mo muna, no? Kaya kami dati nagbanda kasi nakita namin yung mga banda dati na grabe, nag-enjoy lang sila. Tapos, may mga nakikita ng mga bata na nagbabanda kasi gusto nila sumikat. Dahil gusto lang nila. Paranig yung mata nila. So yun nga, pag may nagtatanong sa amin kung ano, parang mas sinasabi, kung may mga bata, sinasabi namin na mag-aral muna kayo. Tapos,
maganda yung grades mo. Kaya yung lahat ay tapos kayo, mag-aaral. Sa iyo, at ngayon, tsaka si Joman. Puto si Joman. Kami kung may chance na mag-aaral, kapigala ko may pamilya na tsaka tamad ako. Yan ang dapat i-blip. Fine arts naman, pwede nang hindi tuloy eh. Oo, actually. Nang kota. Sabi na ni Joman tsaka ni Puto. Yung nga, napatunayan nila Puto tsaka ni Joman. Kaya mo magsabay ng pag-aaral at pag-abanda, basta may disiplina ka naman. Pero meron din hindi. Nasa tao talaga, basta kung maganda naman yung grades sila, kahit anong buyat nila, kahit anong uwi sila ng lasing, kung maganda yung grades sila, wala masabi magulang. Pero kung uwi ka na, wala namang mangyayari sa banda mo, tapos hindi ka nakatapos. Parang galit at pagagalitan ka talaga. Tama yan. Oh, let's toast to that. Ayan. O ito, mga bayaw, ha, yung bandang kami kasi, palakpakan ulit natin. Parang gusto kong pumayat, Lord, eh. Hindi ba nag-gym na ngayon? Tumatakbo lang. Takbo pero lang. Gusto kong pumayat, tapos medyo may masama yung tiyan ko, eh. Parang hindi ako nakaka... Oo, nang maayos. Nang maayos sa banyo. Kulang ka na fiber, tol. Pero gusto kong uminom pa rin. Gusto mong magkatama, pero ayaw mo lumaki tiyan mo. Gusto kong healthy. Ano kaya magandang pwedeng inumin? Naku, tanungin natin yung mga bayaw natin sa kamikasi. Sige, sila sige, yung mga eksperto sa ganyan mga bagay. Oo. Ganun ang problema mo. Padali lang yan. Ano ba 'yan? Ano 'yan? Okay, anong gagawin natin ngayon? Ang tawag dito ay Dan Dwyer. Dan Dwyer. Hindi maingay. Okay. Dwyer. Parang nagda-diet, no? Oo. Oh, yan, yan. Tahimik lang tsaka. Ano mga kailangan natin dyan? Kailangan natin ang isang dark ram. Dark ram. Gano'ng karaming dark ram ang lalagay? Bahala na. Ano talaga eh. Ginawa natin. Nasa puso lang. At pag di mo nasusukatin, pakiramdam lang talaga. Pag pinatong mo sa baso, pakiramdam mo lang. Lagyan mo ng puso. Bagay na bagay sa mga bayaw natin yan. Ang gusto mag-diet, no? Talaga naman! Oo, oo, oo. Kukuha ka ng yelo, pero hindi mo ilalagay lang basta. Ganun ba yun? I-shoot mo. Yan. Paano mag-shoot? Subukan mo. Hindi lahat kaya yan. Oo. Iba na pili lang yung mga... Galing na! Galing! Galing! Kailangan natin lagyan ng diet soda. Diet soda. Diet soda. Eh, kasi gusto mo pumayat. Ah, kaya pala tan diet. Pag nalagyan mo dyan, puso lang din. Kahit buong gaya to. Tingnan mo ah. Ang galing doon ah. Sumot pa rin. Pasok pa rin. No? Galing. Ito pa rin dyan. Problema sa mag-uho. Oo. Oh. Baho na tayo mo. Baho. Tsaka may mahirap lumabas. Kailangan mo padulasin yan. Tsaka kailangan mo ng mga fibers. Kailangan natin ang cereal drink. Cereal drink. Pag nainom mo yan, yung mga tae kakapit dyan. Ganda. Ganda talaga nito. Ito pa, hindi pwedeng i-boost lang. Oo. Sayang lang. Oo. May puso rin dapat. Ay, talaga naman. Lahat ang ginagawa sa buhay. Dapat may puso. May puso lahat. Oo. Kaya ganun lang yan, no? Ayun, no? Nakita ko ba? Hindi mo nakita. Idol ko to, Lord. Iba to. Ibang klase, o. Ito na. Oo. Orasyon pa palang kasama yan, ha? Ayun, o. Uy, nag-iiba na yung kulay ng tandwa. Iba yan. Yan yung talaga yung nice yung ano. Kailangan ba ubusin to? Ganyan? Yan. Sarang. Sige, purgatory. Galawin natin, ha? Ayan. Parang ang sarap nga niyan, ah. Eh, ito ko, ang dami maingit sa'yo. Iyon. Pero ikaw nag-iinom ito. Napaka-blessed mo. Yung huli ko nakita ko uminom ito. Oo. Yung kalaban ni Rocky. Munting matalo si Rocky. Sino si Rocky? Yung Rocky Balboa. Rocky Balboa. Hindi pwede matalo yung atleta yun. Yung over the top din yun, ano? Oo. Ganda ng kulay. Ito ba, Tito J, pwedeng inumin sa almusal? Ay, lahat. Party, baptism. Lahat, ano? Pwede ka sabay ng spaghetti. Ay, spaghetti. Oo. Name it, palisaw. Huwag mo na patagalin, tikma ko na. May puso rin, may paghalo. Ayan, oh, pinagadasalan pa, oh. Ayan na. Sarap siguro pang tando ayon. Hindi mo malatikman! Konti lang nainom mo! Konti pa rin nainom mo! Oo, Joe! Walang ibig niya! Ay, galing ah! Di ba? Parang lumita yung chak mo ah! Oo nga! Ang tawag dito? Tandwayet. Ayan mga bayaw, ha? Kung may natutunan naman kayo, isang healthy na inumin mula sa mga bayaw natin sa kamikasi, ito ang tandwayet.
Tamang tawag. John, ubusin mo na yan, pare. Bo, thumbs up! Bo, thumbs up! Bo, thumbs up! Bo! What's up, man? What's up, man?